Tayo po ngayon ay magtatanggal ng ano, cabin filter ng NB350. Sasakyan din ng kumpanya po ito. Ayan, NB350 van. Nissan po ito, Nissan NB350. Papakita ko po sa inyo kung paano din magkapalit ng cabin filter nito. Ayan. Saka ano po ito, change oil din. Ito po yung kasamaan ng mga ginagawa natin. NB350, tatanggalin ko na po ito. Hahatakin natin dito. Ayan. Ang ating gagawin, ito katulad yan. Tinalik ko yan, nakalak. Hatakin natin. Hatakin natin po yung ilalim. Ito. Ayan. Ayan. Hinahatak po itong ilalim niya. Ayan. Tapos medyo isa side position natin ito para matanggal natin yan. Ayan. Kung makikita nyo po, ito yung box niya. Ito po yung ano niya, oh. Nakaklip lang yung takip. Sa gilid din. Yan. Wala po siyang cabin filter na nakakabit. Ayan, oh. Wala pong nakakabit pala dito. Kasi sasakyan po ito ng kumpanya. Maraming service na ganito, NB350. Ayan, oh, ito. Katulad nito, walang nakakabit po. Ayan. So, kukuha na po natin. Tingitan nyo naman, napakarumi, oh. Puro alikabok, kaya po napakarumi ng ano nito. Ng louver, marami ang louver niya, no, lahat. Yan po ang nagiging dahilan niya, kaya dumudumi yung louver, loob. Kasi walang nagsipi-filter ng hangin, yung alikabok. Pag tumulak papunta rito sa louver niya, kaya nagiging madumi lagi. Itong butas, mga gilid-gilid niya yan, no. Ayan. Pag wala pong cabin filter, yan po ang nagiging ano, nagiging problema. At saka po yan, ang daling dumumi niyan. Dito nga paakyat yung ano niya, yung duct niya, yung duct, aircon duct. Tapos ngayon, kamadali siya makahigop din ng mga plastic katulad ng ano, mga plastic ng cane, hindi nahihigop niya po yan dito sa ilalim. Kapag nahihigop yan po, mababara doon sa loob. Kaya minsan yung iba po, pag walang cabin filter, pag nakahigop siya ng plastic, umiingay dito sa gitna, nagwo-worry yung customer, yung mga may-ari na sa akin, kung bakit ganun. Umiingay, akala may kumakas ka sa loob, yung pala ang dahilan nun, walang cabin filter dito, yung humihigop siya papunta rin, kasi may blower, yan ang blower niya, oh. Yan, papunta rin sa taas. But, walang cabin filter. Ayan. At saka po pag walang cabin filter, ang evaporator po napakabilis dumumi. Tsaka nangyayari po niyan na yung ano po, yung alikabok diyan na pumupunta sa evaporator. 'Di ba ano po 'yan, lumalamig yung evaporator, dumadaan diyan yung yung hangin para itulak yung malamig papunta rito sa louver niya. Kaya po pag walang cabin filter, napakabilis pong ano, humina ng lamig ng aircon. Alam niyo kung bakit po? Kasi yung evaporator po, pag madumi yan, ang alikabok, dumikit na mga dumi dyan, alikabok, hindi na po makadaan yung hangin, eh. Kumbaga doon sa pins ng evaporator, pag napuno na ng dumi, hindi na maitulak yung ano, eh. Hindi na makatulak ng makalusot yung hangin na malamig. Hindi na makadaan, hindi na makadaan, makalusot papunta rito sa louver niya. Kasi nga po, gawa ng alikabok. Kaya po madaling mawala ang lamig ng ano, at saka humina ang buga ng hangin. Yan, nagiging dahilan po yan pag walang cabin filter. Hindi po katulad ng may cabin filter. Kapag may cabin filter po siya, filter na filter yung malikabok na hangin papunta rin sa ano, kasi hinihigop yan sa baba. Dumadaan po sa may blower na hinihigop, dumadaan yung hangin papunta ng evaporator. Yung evaporator naman, malamig, tutulak niya rito, malamig na yung buga ng hangin. Kaya po pag malikabok yan, marumi po yung ating evaporator. Ayan.
hindi tumatagal, taon lang, isang taon, wala pang dalawang taon na magbababa na naman tayo ng evaporator. Kaya importante, napaka-importante po ng cabin filter sa aircon ng sasakyan po. Yan po. Kaya may-ari po, ayang ano po nito, yung driver kumukuha po ng pyesa. Yan. Ayan po, NB350 po ito, sa company po ito. Po, andito tayo sa sasakyan, ano. Sana po, may nakuha kayong idea about sa cabin filter, na kapag wala po siyang cabin filter, yun ang epekto sa aircon natin, ano po. Ayan po, napakahalaga po ng cabin filter, kasi yan yung nag-pipilter sa hangin na pumapasok. Ang nagtutulak po dyan, yung blower, galing sa ilalim. Papunta ng evaporator. Tapos papunta, dumada evaporator yung hangin, tapos malamig na pagdating sa evaporator, malamig na, tinutulak papunta ng blower. So kapag wala pong ano yan, wala po siyang cabin filter, yung alikabok ng paa natin, alikabok ng sapatos pag sumasakay dito, nahihigop niya po yan papunta rito sa evaporator. Tinutulak papunta sa evaporator ng blower, tinutulak. So kapag malikabok yan, mga ilang lang, wala pang isang taon o wala pang dalawang taon, kahit bagong sasakyan mo, yan, nawawala ang lamig kasi madaling dumumi yung ano, kinakapitan alikabok yung evaporator mo, hindi na makatagos yung hangin, saka hindi na makatulak na maayos dito, kaya humihina ang blower, tapos humihina din ang lamig, ayan. Yan po ang dahilan, nagiging dahilan kapag walang cabin filter. Sana may natutunan po kayo. Salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Ayan. Ito na po yung bagong cabin filter. Yan. Ito po na yung bago. Nilinis na po natin ito. Pinunasan natin. Malinis na siya. So ito, ilalapag na lang natin ito. Ganito ang posisyon yan. Yan. Tatanggalin ko lang yung plastic. At saka bago natin ilagay doon. Yan. Ganyan po ang posisyon yan. Yan. So ito na po ang pwesto niya. Yan. Ikakabit na po natin. Tinanggal ko na yung plastic. At saka isusuot ko na doon sa ano niya. Sa housing. Ayan po yan o. Ayan po, makikita nyo, ito na po yung bagong cabin filter. Napaka-importante po nito sa aircon yan. So ngayon, mapipilter na po yung maruming hangin papunta rin sa sa evaporator. Pagdating ng evaporator, dadaan na papunta ng air duct, papunta ng lower. Ayan. Ayan po. Sasalpa ko na po ito ngayon. Nakaklip lang naman po yan. Ayan, okay na po siya. Ayan. Okay na po. Tsaka natin, ibabalik ulit ito. Itong box niya. Ayan. Kakabit na po natin box. Gayong ibabaw, papasuotin dito. Katulad niyan, papakapitin pati yung kabila. Ayan. Mapapansin niyo po, nakalagay na po yung dalawa bago natin itulak dun sa ilalim. Ayan. Itulak na natin yan para mailagay yung box na to. Ayan, nakakabit na po siya. Makikita nyo yan. Pantay na po siya. Saka natin itutok. Ayan, okay na po ang ating cabin filter. Ayan. Ayan na po siya. Ganyan po magpalit ng cabin filter. Ayan, napaka-importante po ng cabin filter sa aircon ng sasakyan natin. Ayan, okay na po. At magandang hapon po at sa inyong lahat. Please like and subscribe po ng aking channel, Don_Mekaniko TV. Thank you po.